Welcome back mga katuklas! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dating sexy star na si Klaudia Koronel. Ating alamin kung nasaan na kaya siya ngayon at ano ang nangyari sa kanya. At syempre, kung ano na kaya ang pinagkakaabalahan niya sa buhay pagkatapos lisanin ang pagiging artista. Ngunit bago tayo magpatuloy mga katuklas, ay siguraduhin mo muna na nakapag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Sigurado ako na marami sa mga kabataan ngayon ay hindi na siya kilala. Ito ay dahil sa mga pictures online at lumang pelikula na lamang siya nakikita. Kaya tara, kilalanin ang sikat na sexy star na si Klaudia Koronel. Isang aktres si Klaudia Koronel na namayagpag noong 90s sa kasagsagan ng ST Films o mga pelikulang may temang kaseksihan. Si Klaudia o may tunay na pangalang Melfi Dacula ay ipinanganak noong December 19, 1975. Isinilang at lumaki siya sa Zamboanga del Sur. Kinamulatan ni Klaudia ang hirap. Siya ang panganay sa kanilang anim na magkakapatid. Ang kanilang ina ay isang manikurista, habang ang ama naman nila ay isang karpintero. Siya ay kabilang sa mga broken family dahil maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Si Klaudia ay napunta sa poder ng kanyang ama at doon siya nakaranas ng pagmamalupit sa murang edad. Isa lamang dito ang malimit siyang ikadena at pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Kalaunan, napunta siya sa poder ng kanyang lola. Noong nagdalaga, nagpa siya si Klaudia na magpunta sa Maynila upang takasan ang hirap sa probinsya. Pero hindi naging madali ang buhay ni Klaudia sa Maynila. Naranasan rin niya na tumira sa mga squatters area at sa gilid ng kalsada. Sinubukan din niya noon ang magpunta sa Japan upang magtrabaho. Ngunit hindi siya pinalad at na-deport pabalik ng Maynila. Kaya sa Maynila siya nagtrabaho bilang waitress sa isang bar. Doon siya nadiskubre ng isang movie producer na si Robbie Tan. Dahil sa mga panahong iyon, ay naghahanap sila ng ipapalit kay Rosana Roses na tinaguri ang ST Queen noon ng Filipino movies. Noong una ay tinanggihan ni Klaudia ang offer dahil bukod sa hindi pinangarap ni Klaudia ang maging artista, likas din itong mahiyain at dahil na rin sa lubos na kahirapan ng kanyang buhay. Kalaunan ay pinasok na rin ito ang pag-aartista. At noong 1997, nang na-launch ang showbiz career ni Klaudia bilang sexy star, ang kanyang kauna-unahang pelikula ay ang walang dayaan, Akin ang Malaki, at ang Linggo Lang ang Pahinga. Dito ay nag-umpisa siyang maging pantasya ng bayan dahil bentang-benta ang kanyang mga pelikula sa mga kalalakihan, nakagawa siya ng 15 sexy films sa 5 taon niya sa showbiz na nag-iwan ng marka sa mga manunood. Nagkaroon din siya ng mga TV guesting sa magkabilang estasyon at mga TV shows gaya ng Kiss Muna sa GMA7, Katambal si Joey De Leon noong 2000. At iba pa niyang shows ay Anghel na Walang Langit at Super Ingo sa ABS-CBN noong 2004 hanggang 2006. Noong 2000, nang gawin ni Klaudia ang mapangahas na pelikulang live show, ito'y nag-trending at naging usap-usapan. Maliban pa doon, ay naban ito sa Pilipinas dahil sa sensitibong eksena. Sa pelikulang ito, ipinakita niya hindi lamang ang kanyang buong katawan, kundi ang kahusayan niya din sa pag-arte. Na-nominate siya sa Gawad Urian bilang Best Supporting Actress sa nasabing pelikula. Pero kahit na sexy star si Klaudia, may hangganan pa rin ang kaya niyang gawin sa harap ng kamera. Sa pelikula kasing live show, kinakailangan niyang ipakita ang lahat ng kanyang pinakatago-tago. Dumating din sa puntong pinanghinaan siya ng loob. Kahit mainit noon ang showbiz career ni Klaudia, matapos niyang gawin ang pelikulang live show, ay nagpasya na siyang talikuran ang pagpapaseksi. At ipagpatuloy na lamang niya ang kanyang pag-aaral sa New Era University na may kursong Computer Science. 2005 nang makapagtapos sa pag-aaral si Klaudia.
at siya ay nakapagpatayo ng mga computer shops at gumawa rin ng ilang website bilang negosyo. 2009 nang ikasal si Claudia sa kanyang American Chinese boyfriend na si Andy Zhang na isang businessman at IT consultant. Pero bago man ikasal si Claudia at Andy, mayroon na itong adoptive son sa kanyang buhay noong 2006. Nagpa siya ang mag-asawa na sa Arizona, USA na lamang sila manirahan. Doon, si Claudia ay nagtrabaho bilang caregiver. Hindi nagtagal ay nagpatayo na rin siya ng kanyang sariling home care facility sa Amerika na siya mismo ang nagmamanage. Noong 2014, matapos lamang ang 5 taong pagsasama, nag-divorce din sila ng kanyang asawa. Inamin ni Claudia sa isang panayam na ang dahilan ng divorce nila ay hindi ito pumirma sa prenuptial agreement. At sinabi ni Claudia na bago pa man sila ikasal, sinabi na ng kanyang ex-husband na 3 taon lamang ang itatagal ng kanilang relasyon. Napilitan lang umano itong pumirma sa divorce papers dahil tinakot itong walang makukuhang kahit ano sa kanilang negosyo. Mag-isa ngayong namumuhay si Claudia sa Amerika dahil ang kanyang adoptive son ay naiwan sa Pilipinas sa pangangalaga ng kanyang lola. Taong 2016, nagkaroon ng malubhang sakit si Claudia. Mayroon siyang uterine growth o isang uri ng tumor sa uterus. Dahil mag-isa lamang siya sa Amerika, solo niyang pinasa ng problemang kanyang pinagdaanan. Naging matagumpay naman ang kanyang naging operasyon at naialis ang tumor sa kanyang uterus. Ibinahagi niya na mahirap raw pala ang magkasakit ng mag-isa at malayo sa pamilya dahil walang aalalay at mag-aalaga sa iyo. Ngayon ay kasalukuyang namamalagi si Claudia sa Los Angeles, California. Siya ay nagtatrabaho bilang nurse assistant sa isang home area facility doon. At sa kanyang edad na 45 years old, sinabi niyang siya ay mayroong masaya at tahimik na buhay sa Amerika. Aktibo din siya sa kanyang mga social media account. Siya nga ay mayroon ring sariling YouTube channel kung saan dito niya ibinabahagi ang kanyang buhay. Abala rin siya sa mga aktibidad ng kanyang relihiyong Iglesia ni Cristo sa Amerika. Paminsan-minsan, siya ay inaanyayahan sa ilang mga okasyon tulad ng Filipino community abroad. Aminado ito na may pagkakataon na namimiss niya ang buhay pag-aartista. Ngunit kinakailangan pa itong mamalagi sa Amerika upang maging ganap na US citizen. Nang sa gayon ay madala niya ang kanyang anak at pamilya sa bansa upang magkaroon ng magandang buhay, malayo sa kanyang kinalakhan. Ito ang kwento ng buhay ng dating sikat na ST Queen na si Klaudia Koronel. Katuklas, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang kwento sa araw na ito? Namangha ka ba sa pinagdaanan ni Klaudia Koronel? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Katuklas na nagsasabing, a good story never dies.